umaga po sa inyong lahat. Wala pa po akong kilay. Alam naman po ninyo ako na wala po akong tinatago sa inyo. Pinapakita ko po sa inyo yung itsura ko, kung may kilay o wala. Kasi hindi pa ako lumabas ngayon. Hindi pa ako, hindi pa ako umalis ng bahay. Kasi mayroon nag-comment pala doon sa last na video na in-upload ko. Yung bago lang, na kailangan daw i-dressing yung sugat ni Uma. Nung pag-uwi po ni Uma galing hospital, tinanong na po namin yung doktor namin na anong gagawin namin sa kanyang ano ba, kung saan siya inoperahan ba. Kasi yung tatlo naman na okay naman siya, hindi siya nagnana. Kasi maliit lang siya. Yung pinakamalaki talaga nasa pusod niya, bandang pusod niya ba. Doon nilabas yung abdo kasi yun ang mas malaki. At sabi kasi niya, linisan. Nung pag-uwi kasi ni Uma, tinanong yun namin, yung doktor namin, kung saan kami nagpapa-check up, kung may mga naramdaman kami. Kasi pares lang yung doktor namin at doktor ni Uma. Sabi naman ng doktor na wala daw kaming kailangang gawin, wala daw kaming kailangang ilagay sa kanyang sugat. Kung naliligo siya, wag daw lagyan ng sabon, yung malinis na tubig lang ba, di ba? Malinis lang na tubig yung medyo magaligam-gam na, yun lang. Sabi ng doktor, wala daw kami dapat ilagay. Yun din ang ginawa ko. Wala din akong nilagay ng mga cream, na pang-paano, wala din. Kaya, sinunod din namin yung sabi ng doktor. Kasi po yung sugat kasi, wala siyang tahi. Hindi siya tinahi, dahil maliit lang naman siya. Wala siyang tahi. Wala daw kami dapat na gagawin doon. Kundi normal lang, nalinis ba, kung maligo siya, yan lang. Yun lang. Tapos ngayon po, nagnana siya. Iwan ko kung bakit. So, syempre, nabalaka ako, nag-alala ako dahil ayaw ko na magka-infection pa, grabe pa. Tapos dali naman si Uma sa hospital. Ayaw pa naman niya dalhin sa hospital. Kaya, pumunta si Martin sa doktor namin kanina umaga. Pinikturan ni Martin yung sugat ni Uma. May parang puti siya sa kung saan siya nikat ba. Kaya, tapos siya, nagbasa siya. Normal lang na nagbasa dahil nagnana nga. Pero ngayon, okay naman yung sugat ni Uma. Pero sabi namin ni Martin na kung pwede magpunta ang nurse dito, sila na lang maglinis sila para makita nila araw-araw. At sila kasi yung may alam, di ba? Ayaw ko din kasi kahit pumunta po ako gahapon sa pharmacy, pero hindi ko ginamit yung binili ko. Kasi nag-iingat po ako, ayaw kung ako ang sisihin. Kaya kanina tumawag si Martin sa doktor kung anong dapat gawin, kung okay ba itong binili namin sa pharmacy, yun. Eh sabi ng doktor namin, okay naman daw yung spray na panglinis, okay naman daw yun. Kasi para daw talaga yun sa mga sugat-sugat, yung mga ano. Kaya pupunta dito bukas yung nurse ni Uma at siya mismo ang maglinis hanggang sa gumaling po yung sugat ni Uma. Kasi ganyan naman dito, bayad naman ng insurance yan. Wala ka namang problemahin na babayaran. Basta magpunta ka lang sa doktor mo, tapos magkuha ka lang doon ng parang kasulatan, di ba? Puha ka lang doon, tapos ibigay mo yan sa nurse ni Uma. At yun, pupunta sila dito bukas, kaya nagpapasalamat ako syempre dahil ayaw ko po talaga na ako ang sisihin, di ba? Wala tayong alam sa mga ganyan, tas natatakot talaga ako maglagay ng, kahit sinabi nando ng taga pharmacy, no, di ba, may alam naman yan sila, pero hindi ko talaga ginamit kagabi. Sabi ko kay Martin na gusto ko tanungin muna natin yung doktor, kaya hindi namin ginawa kagabi. Kaya kanina tumawag si Martin sa doktor, yun naman ang sabi, na okay naman daw yung spray kasi pangpalinis yun siya. Tapos kaya bukas hindi ko na lang din gagamitin yung spray, yung nurse na lang bukas ang maglinis. Kung hindi daw magumaling yung sugat ni Uma, dadalhin daw siya ulit sa hospital para titingnan ng doktor mismo na nag-opera sa kanya. Yun ang sabi ng doktor namin. So, titingnan lang muna natin kung sabi ng nurse bukas hanggang sa gumaling yung sugat. Kasi araw-araw pupunta dito isang beses, linisan nila. At sila na mismo ang pero nung pag-uwi ni Uma, tinanong talaga namin, doktor namin, ano ang gagawin namin? Yun din naman ang sinabi, sinunod din namin ang sabi ng doktor. Hindi din kami basta-basta lang nang gumagawa ng bagay na hindi nagpapaalam sa doktor. Kasi lalo na si Uma na maraming gamot na iniinom. Kaya ingat po talaga ako kasi ayoko po na ako po talagang sisihin. Kaya marami pong salamat sa nag-comment doon at sa mga lahat na nag-comment, na habaan ko yung pasensya ko.
Hahabaan ko po dahil kailangan po dahil wala naman mga iba magbantay kay Uma kundi kami lang dalawa ni Martin, di ba? Okay lang yan, tas at saka dandahan ko na naman na intindihan na ganyan na talaga siya. At lalala pa talaga yan, di ba? Kasi tatanda si Uma, kaya matanda na rin siya. Hindi naman din niya alam yung ginagawa niya, kaya dandahan ko na naman din natanggap na ganyan si Uma. Kaya, sabi ni Martin sa akin, ano daw yung in-order ko? Ang laki ng karton, tas mabigat, nakalimutan ko. Anong in-order ko ba? Tapos nung nakita ko na karton, sabi ko, ay, yung bigas! Nag-order pala ako ng bigas, nakalimutan. Yan, kasi naubusan na tayo ng bigas ba? 18 kilos yan. Oh, angry. Kasi mahirap kasi bumili ng bigas sa Asian store dahil minsan po malayo sa parking lot, tapos kawawa ng... Kawawa naman si Martin na kargahin yung bigas, no? Ang bigat, 18 kilos pa naman yan. Kaya sabi ko, magbayad na lang ako ng extra 10 euro kaysa kawawa naman si Martin na kargahin yung bigas na mabigat. Kaya ito, na-order ko, nakalimutan ko pala na may in-order pala akong bigas. Ano, may binigay pa siya, ano to? Free lang to. At meron na palang ganito, no? Para isda, oh. Gusto ko itong itry kasi mahilig ako sa dorado yung isda ba? Itry ko siya. Maliit man to, oh. Maliit man. Kasya lang sa kalahating kilo na isda. Oh, kasya lang sa isang dorado na malaki. Ang liit, kung alam ko lang na maliit, dinamihan ko na. Maliit lang pala. At bumili din tayo nito, at saka itong pansit canton. At ito lang din kasi yung sadya ko. Ito, oh. Wala na kasi akong patis. Ay, ano ba? Soy sauce. Yan lang. At ang bigat. Kinarga pa ni Martin dito sa taas, nasa baba. Masarap kasi ito siyang bigat na ito ba? Jasmine. Ang sarap ito siya. Royal Tiger. Sarap yan. Kaya, yan ang binili ko talaga na bigas. At mura lang siya. Meron ding mahal, pero hindi ko binili yung mahal kasi yan, okay naman din yan, masarap din yan. I don't wanna go out on my own. Maybe we could stay and make a home. It's written on my heart and in my soul. You're the one good thing. And I don't think I've ever been so low. Cause losing you was worse than losing hope. Nandito ako ngayon sa Lidl. Parang gusto kong bumili nitong popcorn nila. Ano lang siya? Magkano kaya to? Magkano ang popcorn? Ah, 1.99 siya. 1.99 euro. Tapos naghanap din ako ng ipapadala sa package. Gusto kong bumili nito. Then, pag kulay red po, yan? Sale yan siya. Kung bumili nito para sa package ba? Kasi maraming Ito din o. Kinda Bueno. Sale din siya. Ito din. May Oreo din. Oreo. At saka meron ding Toblerone. O, 3 euro. 99 siya. Ganitong kalaki. Ang normal price niya, 5.99. Okay na din. Ang dalipit ko. Ikaw pa siya at kukus. Kukus. This is elekaos. Nine. Alles voll na rin. Dami o, meron pa silang peanut butter. Sama natin si Martin. Ano po yan siya, may sipon. Sinisipon. Yan ang trabaho. Inuubo din. Sisters. Mga, tingnan ninyo, oh. Ganda ang pagkalagay, oh. Pagpaano sa mata ba? Ang daming klasik-klasik. Kung masyad sa film, eh. Yeah. That's leka. Ito ang gusto ko, ha? Pero ang mahal niya. Nagmahal na siya noon. 4 euro plus lang yan. Ngayon, ang mahal. Meron din siyang maliit. Itong maliit, may kutsara na siya sa loob. Itong malaki, wala. Mami, oh. Bagong ano nila, bagong... Noon eh, nung pumunta ako dito last week ata, wala pa to eh.
Sarap naman yan lahat. Uy, Ginoo ko. Sa summer na tayo kakain ba? Pag mainit na. Masyado. Dami ice cream. Oh, lahat ice cream yan. Lahat. Magnolia. Diba? Ang dami. Ito Magnum din. Oh. Ang dami din. Oh. Wow. Written on my heart and in my soul, you're the one good thing. And I don't think I've ever been so low, 'cause losing you was worse than losing hope. And baby, I could never let you go. Gusto ko siyang isukat. Pero hindi ko siya bibili, isukat lang. Isukat lang natin. Kasi maiksi siya. Huwag na eh. Stress na magukakbadubad. Masarap siya. Paborito ko talaga to. Eh, babit, tinisigibin ho't eh. Huwag eh. Grabe nyo ako nilagyasin. Eh? Almost hindi ismalesin. Pinalaw. Ito na po yung dinner ko ngayon kasi hindi ko kumain kanina ng lunch, ba? Ano lang, tinapay lang yung kinain ko. Ito siya. May binili pala ako para kay Fiona, oh. Para kayong summer, ba? Ano na siya? Sale na siya, tapos ano pa? Pag bumili ka ng tatlong damit na naka-sale, may extra 30% pa. Kaya ito yung binili ko. Para kay Fiona, pang ano lang ba? Pang eskwela niya kasi na mainit. Summer dito, grabe init din, eh. Abot din ng 35 degrees, minsan nga 38. Ay, naghanda na ako dahil ano man, sale man. Minsan bumili lang talaga ako ng sale. Minsan lang talaga ako bumibili ng hindi sale pag kailangan ba. Ito din, pantalon. Ano lang siya? Kano ba ito? Ah, €12.99 siya. Ang normal price niya ay €15.99. Ito. At may ganun pala akong binili para sa akin na ito na din ito. Ano lang ba? Kasi ano siya, maganda yung tela niya at maganda to sa, kasi po hindi pa ako nagsusuot ng maiksi na short pag ano, pag summer sa labas. Dito lang sa bahay pero sa labas hindi po, nahiya ako sa liga, pa ako ba? Ito, €4 na lang, kaya binili ko na rin siya. Yung dress pala na sinukat ko, hindi ko binili dahil maiksi man. Kaya binili. Sigurado ko lang yung para sa anak ko dahil nga wala nang damit, tas mag-summer na ba? Hindi na magkasya yung mga damit nila. Sus, Diyos ko. Mag-mock to da? Pinto. Ang kras ko. Okay. At your house. Isak mo siya mag-nata. Sampay mo na ako. Magsampay mo na tayo. Kunti na lang yung labahan ko ba kasi lagi ako naglalaba araw-araw. Pero minsan po talaga mag-abot-abot din minsan yung labahan ko. Kasi next week po, meron kami bisita. Darating dito yung mga kamag-anak ni Oma. Iwan ko lang kung pupunta ba lahat. Minibita ni Martin. Ano lang, kapitrinkin lang. Bili lang kami ng cake at saka kape. Yan ang mauso dito dyan man eh. Mga matanda ba? Kasi po si Oma, ngayong Bernice po, mag-80 na po si Oma. Ang haba na ng buhay ni Oma, no? Kahit may sakit siya ba. Pero nagkasakit yan siya. Ano naman yung edad niya? 73 may edad niya nung, kasi nung pinanganak ko si Fiona doon nag-start mga 3 months I mean 3 weeks at yun doon nag-start ang sakit niya, pero ano pa man siya noon, nakakalakad pa siya, hindi pa naman malala noon time, doon lang nagsimula ba. Pupunta dito yung mga inibita namin, pero hindi niya alam na mayroon pupunta dito. Hindi namin sinabi dahil gusto namin siyang surprisahin.
At nagbili na din ako ng mga idiko ko dito sa baba. Nag-order na ako kahapon sa Amazon. Meron na pala akong nabili. Ito lang muna yung nabili ko. Ito siya. Ito lang. Balon pa to, balon. Yan, ito pa yung lang na-order ko. Tapos yung iba, in-order ko na sa Amazon. Darating siguro ngayong Lunes. Di tamang tama, birthday ni Oma ngayong Bernes. Matutuwa yan siya, kaya mag-celebrate kami kahit ano, kami-kami lang, kahit simpleng ano lang, dahil si Oma, hindi na talaga yan siya mahilig mag, ano ba, simula nung dumating ako dito, inimbita lang namin yan siya kumakain sa restaurant kasi hindi na talaga yan siya nagpa-party sa birthday niya, hindi na niya. Si Oma din kasi hindi din mahilig sa mag-party-party, sabi ni Martin, hindi na mahilig. Noon daw, pag nag-celebrate sila dito, mga Martin, mga kaibigan niya, si Oma, minsan ano daw, magreklamo ba? Pero noon naman kasi yung matagal-tagal na ba, mga bata-bata pa si Martin. At hindi talaga mahilig si Uma sa mga party-party. Kaya, yun sa kanya din yan. Hindi siya mahilig sa mga ganyan. Mas gusto lang niya bahay, trabaho. Minsan lumalabas naman siya, mamili, makita-kita mga kaibigan niya noon. Pero na nag-celebrate talaga kami na may mga bisita kami sa birthday niya dito. Wala talaga. Minsan lang yung mga, hindi taon-taon ba? Hindi talaga marami pumupunta dito. Ayaw na niya. Pero may mga tumatawag naman dito. Magbati sa kanya. Gawa na po ako ng tea ni Uma kasi gabi na. Kain na siya ng kanyang Abendessen. Sa German, Abendessen. Dinner ni Uma. Tinapay lang siya. Noon pa yan si Uma. Di talaga yung kumakain ng mga ano ba? Sa gabi, tinapay lang talaga siya sa kapi. Yun lang sa kanya. Ganyan yung mga German dito na mga tatanda ba? Tinapay lang yan sa gabi, kinakain nila. At ano, tea, okay na yan sa kanila. At lalagyan mo lang siya ng kunting honey. Hunig. Sa German, hunig. Lagyan natin kunting. No? So, yung kinain ko, ayaw ko kumain ng ganyan, ano ba? Sibuyas ba? Pag niluto siya, okay natin ng honey, baby. Ito yun, oh, honey na. Ito po ay organic. Walang halong chemical. Ano talaga to? Gawa to ng kaibigan ni Oman. Meron silang ano ba? Parang farm ng ano ba? Ano? Kunti lang po ilagay natin. Pangpalasa lang to ba? Minsan ito, nilalagay ni Uma sa tinapay. Sa bahay namin, si Uma at si Michelle, ang mahilig nito. Kasi noon po, si Uma, tuwing kumakain yan siya dito sa baba. Tinatawag yan si Michelle. So, masabay naman si Michelle, kain sa kanya. Tapos, nasanay si Michelle ba? Kain ng ganyan. Sama si Uma. Noon si Philip at si Fiona, si Michelle, palagi yan dito kay Uma. Yan talaga yung sa apo niya, yung malami siyang oras na naibigay ba, na bonding sila ba. Po ito si Fiona, hindi na, dahil doon na nag-start yung sakit niya. Siguro na, buhat ng niya si Fiona, mga isang beses lang, yung pinanganak ko lang. Pero yung binuhat talaga palagi. Tulad ni Michelle at Philip noon, wala. Dahil ano, nagkasakit na si Uma ba? Doon na nagsimula ang kanyang sakit. Nung bago ko palang pinanganak si Fiona. Tapos ibibigay ko din yung gamot niya para matapos na si Uma at mabawas-bawasan na yung trabaho ko. Kasi maglinis, magligpit pa ako sa taas, hindi pa ako tapos. Itatry ko na siya. Bumili na po ako ng Dorado. Ito siya. Itatry na natin. Ito na yung isda. Sino pa bang, sino bang sa inyo po nakatry nito? Ano siya? Parang maasim yung amoy. Pero try natin. Baka masarap, no? Ah, meron siya, ano, sibuyas, garlic, pepper, at saka harina, simil, Brussels, gibbards. Try natin. Kasi bago ata ito. Ngayon lang ako nakabili nito.
Kaya na ano lang ako ba? Naihas. Nagasaya pa naihas. Kaya gusto ko talaga siyang itry. Lutuin na natin. Sabihin ko po sa inyo kung masarap sa mga hindi pa po nakatry nito. Minsan-minsan lang naman ako gumagamit nito. Hindi naman palagi. Yung ano ba? Yung sa manok. Minsan lang. Luto na ang dorado. Tapos tikman natin kung masarap ba. At saka nagluto din ako ng spaghetti para sa aking dalawang anak, si Philip at si Fiona. Ito ang request nila. Ito naman sa amin dalawa ni Michelle. Si Martin, hindi pa ako makain. Mamaya na daw siya. Siya na daw maggawa ng pagkain niya. Kasi nanood ng TV. Yan, pakainin ko muna yung mga anak.